liars, evangelists, man of God, and woman of God, Alpha and Omega, Radio Online, to know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag, Auno Otso, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating, at makapangyarihan sa lahat, at ngayon, alright, good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, watching us live in the broadcast of Alpha and Omega Radio Online. Marami-rami tayo ngayong hapon na ito. Ngayong hapon kasama natin, Friday afternoon. Thanks God, it's Friday. Amen. Unang Friday para sa taong 2022, mga kapamilya. January 7, 2022 po tayo sa araw na ito. Kasama pa rin ang ating mga man of God, woman of God, pastors, evangelists, mga prayer warriors po natin. Kaya kung mayroon kayong mga prayer requests po dyan, to comment on our live. Di kaya sa ating private message ng page Alpha and Omega Radio Online. Please like, share, and follow para everybody masaya. Everybody is happy. Good afternoon mga prayer warriors natin. Marami-rami tayo sa screen ngayon. Ha? Kulang na lang mag-prayer time, prayer meeting tayo ngayon. Pasang mga pastors, welcome. Sis Elsa Palau. Good afternoon. Amen. Nasa trabaho ka? Wala. Nasa trabaho ka ba? Holiday dito ngayon, kahapon. Praise God. Ah, okay, holiday. Sige. Okay, sige. Diyan ka muna. Sis Melody Ichage. Mabuti ito. Girl power ang hapon na ito, ah. Ako lang nag-iisa ngayon, ah. Pastor Renato, pasok ka dito kung malaga maganda. Signal mo dyan. Pagtulungan natin itong mga malalakas, ating mga malaana ito. Grabe talaga siya, no? Pero hindi talaga. Happy birthday lang ito ng babaeng ito. Yung isa na naka-join niya. Hello sa pala. Belated happy birthday. Hindi kami naka-greet sa'yo ng live. Ito yung birthday girl ngayon. Hallelujah. Amen. Happy birthday, Ate Elsa. Thank you. Thank you very much. Nawala si Bong. Nawala si Bong. Oh. Sige, Ate Elsa. Manalangin na siguro at mag-pray tayo. Yes. Amen. Hallelujah. Ako po ang manalangin. Apo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We lift your name on high, O God, Jesus. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga viewers namin ngayon sa Alpha and Omega Radio Online Ministry, yes, Father of Jesus, salamat po Panginoon, andito na naman kami ngayon. Yes. For this weekend, O God. Salamat Panginoon na pagpalain mo ang lahat, Panginoon, lahat ng nakikinig ngayon, lahat ng mga man and woman of God. Yes. Special Lord, I pray for our good internet connection in the name of Jesus. Na hindi po magputol-putol yung yes, broadcast namin, Panginoon. Right now, in the name of Jesus, I declare good connection in Jesus' Amen. Name. Jesus salamat, name. Panginoon. I declare it and I command good internet connection right Amen. Now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na maayos po ang connection sa broadcast in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang lahat ngayon, andito ngayon sa broadcast, yes, mga viewers, mga listeners, Lord. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, araw na ito, Panginoon. We bless you, Lord. We praise you, Lord. And we lift up your name on high, O God. You are our God. You are the King and the Lord of Lords. You are our great healer. You are the Lord of all the earth. Hallelujah. Yes, so God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin ngayon. Thank you, Holy Spirit. Without Amen. You, Amen. We have done nothing. We acknowledge your presence, Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Yes. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Magpalain mo si Ate Sister Faye sa Amen. California, Sister yes. Emma's wife. Sister Melody sa Switzerland, Amen, Sister Juan Corunadal, si Bong Kagapi, ang aming pilot sa Alpha and Omega Ministry. O God, pagmalain mo ang lahat ng mga pastors, Pastor Renato, Pastor Jeff Kimson, Amen. Pastor Ray, Panginoon, Pastor John Ray, Panginoon, pagmalain mo ang lahat sa Omega, of Alpha and Omega family, O God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa blessing, material and spiritual, Panginoon. Amen, Lord. We give you all the glory, we give you all the honor and praises and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy lang, brown out ako.
Bakit tuloy lang kayo, na brown out bigla. Dilim-dilim ko dito, oh. Okay. Sige, tuloy lang kayo, tuloy lang. Brown out, nag, ano lang ako. Mag-save energy lang ako. Mainit ngayon sa aking room. Sige, tuloy lang. So, walang aircon dyan. Tuloy lang kayo si Sema. Sige po, tuloy-tuloy po. Wala. Walang aircon. Okay. Wala rin electric fan. Okay. Lahat wala. Wala, lahat. Sige, magtipid ako ng kuryente dito. Sige, tuloy lang kayo. Sige po. Tuloy lang kayo. Sige, Nanay Pe. Andiyan na si Nanay Melody din. Oh, okay. Ay, si Ate Melody. Hindi ako makapakanta sa'yo, Nanay Melody, dito ng ano ha, ng song. Siya muna-una, kanta. Nakapapasok na. As, kanta na ikaw, si Smell. Oh, wala na naman. Smell. Hello. Nag-hang. Hallelujah. Una ka nang kakanta. Ikaw na una. Ako una, oo. Salamat sa Diyos. Pumasok si Ate Elsa. Talaga naman ang honey lord. Ang dilim din ni Nanay Lydia. Nawala din. Brown out. Brown out. Dito sa Budiga pa naman ako. Asa na yung kwan? Kwan na si Bong? Andyan, kaya lang hindi kayo brown out niya eh. Brown out. Sino ma? Hindi kanya malang brown out. Ay, ako sana, kasi aakit ako. Sige, kaya lang sana ang kwan ko. Is Emma. Muna. Diyan na. Sige, tantanging alay daw, ate. Hindi ko makita ang lyrics. Ah, anong kanta yun? Yun. Kakain alay ko? Tanging alay ko. Okay. Salamat sa iyo, ganun ba? Oo. Oh, okay. Jowe tayo, ate. Jowe tayo. Salamat sa iyo. Ating Panginoon, Jesus, ako'y nilig mo. Ating ng King Lubos, ang tanging buhay ko, mamamahaling Diyas, gintong nilukob. Dalangin. O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin. Ito lamang Ama. Ito lamang Ama. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Aming hinihiling. Di ko akalain. Di ko akalain. Na ako'y bibigyan pansin. Ako'y bibigyan pansin. Ang taong tulad ko. Ang tanging tulad tao na di dapat mahalin. Dapat mahalin. Dapat mahalin. Ang tanging alay sa'yo aming Ama ay buong buhay. Usot kaluluwa. Usot kaluluwa. Hindi makaya na. Hindi makaya na. Na ipagkaluluwa. Ipagkaluluwa. Mamahaling Hiyas. Mamahaling Hiyas. Ni gintong nilukob. Tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin. O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko. Tanging alay ko. Nawa ay gamitin. Ay gamitin. Ito lamang Ama. Ito lamang Ama.
Wala na iba pa. Wala na iba pa. Akong hinihili. Hallelujah. Lord, Ate, kaunti lang pwede ako mag-pray 1 minute. Okay. Sige. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, na patuloy mong minamahal, Panginoon, ang mga taong hindi ka mahal-mahal at mga taong kamugod-dugod sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, Panginoon, at kalwalhatian. Panginoon, yes. Inataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, si Sis Emma, Panginoon, siya ang magdadala ng iyong mabuting balita, Panginoon, Lord. Bigyan mo siya, Panginoon, ng mga salitang mula sa iyo, Panginoon, na tuturok sa mga listener, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo, Panginoon. Nagulong-gulo, Panginoon, at umaasa na sila sa vaccine, Panginoon, Lord. Aking inaatasan ng Panginoon ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, na iyo pong bigyan ng wisdom na mula sa iyo, Panginoon. Lord, that we trust in you, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. Lord, ang kapuri-purihan sa iyo lang, Panginoon, aming ibibigay hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, the love, Panginoon, fat of love ng Panginoon. Lord, yung love mo, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, ng mga nasa gobyerno, Panginoon, lalo-lalo ng aming presidente, Panginoon. Lord, touch his heart, Panginoon, that he can forgive, Panginoon. He can forgive and give. Bigyan mo ng wisdom na mula sa iyo, Panginoon. Lord, na siya ang binigay ng tatay sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang nakakilala sa kanya, Panginoon. Linisin mo siya, Panginoon, yung banal na dugo, Panginoon. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, si President Duterte, Panginoon, ang lahat ng gabinete, Lord. Give the wisdom, Lord, and tinataas ko rin sa ang bawat Pilipino, Panginoon, Lord, that ikaw, Panginoon, ang kanilang kilalanin at, Panginoon, the bloodshed that you show, Panginoon, na ang dugo mo, Panginoon, ang dumana sa Pilipinas, Panginoon, hindi, Panginoon, Lord, tinataas ko sa iyo, i-cover mo ang bansang Pilipinas, Lord, the blood, Panginoon, na nagsished, that because of the darkness, Lord. Ako'y nagmamaligloob sa iyo, Panginoon. Nagmamakaawa sa iyo, Panginoon. Have mercy on the Philippines, Panginoon. Lord, hallelujah. Especially, Panginoon, sa lahat ng mga nasa gobyerno, Panginoon. Lord, ikaw lang, Panginoon, ang makakapagkalma, Panginoon, sa lahat ng tao. Lord, itinataas ko ito, Panginoon. Lord, kung ano man, Panginoon, ang ibinigay mo, ipinakita mo sa mga bawat isa, Panginoon. Lord, ang sabi mo, Panginoon, maging kami ang channel ng peace at love, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. This intention prayer for you, Panginoon, ang aming presidente. Lord, ang lahat ay rinilig ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. 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 Sinilang ko sa kasi talagang kanina may kagabi, may words ang Panginoon. Kasi once na love ang ikwan natin, Sis Emma, dahil the darkness. Ngayon lang nga, masensya na at ako yung aakit na. God bless sa lahat ng viewers. God bless at Melody. God bless. Emmanuel, that remember, Emmanuel, God is with us always. Amen. God bless sa lahat ng mga viewers. Amen, amen. Sige, Nanay Fe. Lydia muna. Lydia si Nanay Lydia. Si Nanay Lydia, mag-offer ng... Nanay Lydia, sa'yo na. Brown out ka dyan. Pareha tayo. Tabla. It's a tie. Unmute ka, Nanay Lydia. Ako. Ayan, okay na. Okay na. Okay. Yan, okay na. Okay na. Kanta na. Okay. Apo. Sige po. Nanay Lydia. Next natin, Nanay Fe at Nanay Elsa Palau. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng Alpha and Omega Secret Beauty Cream. Mag-unmute ka na, Nanay Lydia. Naka-mute. Naka-mute yata siya, no? Naka-mute.
Ayan, okay na. Mali ulit. Ayan, sige. Nag-mute ulit. Huwag mo na pindutin, Nay. Okay na. Ayan, sige po. Da, kanta na. Kanta na. Birada na. Naka-mute. Nanay Lydia, naka-mute ka. Nag-mute ka na naman, Nay. Tanggalin mo yung mute. Naka-mute ka, Nay. Pindutin mo lang isang beses. Oh. Tapos tama na. Kanta na lang agad. Pindutin mo ulit. Puti. Dapat puti. Hindi ko siya. Yung kurupon sa gilid mo, Nay. Yung sa left side. Yung kurupon na ano, na sign. Sige, ikaw muna, Nanay Pe. Hindi niya ma-unmute yung ano, yung kurupon niya eh. Sige, ayusin ko muna. Ipasok na lang natin siya ulit mamaya pag ano. Wala eh, naka-unmute na lang. Nahapon sa mga viewers. Nahapon sa lahat. When I am someone then consider all the worlds that hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. They saw my Savior God today. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then I think of God, his Son, that's far away. Amen. Sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, reach out of acclamation to take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, then sing, proclaim, my God, how great thou art. Amen. Then sings my soul, my Savior God today.
Maliit na pindot. Next natin, Nana Elsa. Magkanta ako. Oh, yes. Birthday girl! Happy birthday! Grabe intro ko kanina, bigla na brown out. Isang sigaw ulit. Happy birthday girl, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. How old are you, Nana Elsa? I'm 59 years old. Amen! Malapit sa bracket na senior citizen. Ang salat ng buhay. Next year, okay. Senior citizen, uwi ako ng Pilipinas, mag-file na ako ng ano, senior citizen card ko. Yes. May discount ka na next year. May discount ka na sa mga na-10% na yun. Dual na lang. Dual citizen plus discount na. Senior citizens discount. Para yun. Salamat sa Panginoon sa buhay niya. Sarap ba yan ang buhay na binigay ni Lord sa atin? Kaya challenge ko po sa lahat. Pag mag-birthday kayo, first ninyo, pagising niyo sa umaga sa araw ng sa birthday ninyo, magpasalamat kayo agad sa Panginoon dahil ang buhay ay gift ng Panginoon. Amen. Kaya salamat natin ang Panginoon. Amen. Araw-araw sa buhay by extension. Yun talaga ang prayer ko talaga. Every day, pagising ko sa umaga, yun ang sabi ni Lord. Salamat sa gift of life. Another Amen. Day alive natin. Amen? Kasi masarap ang buhay na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Sa totoo lang. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya, pag ano ako, mag-awit ako sa Panginoon ngayon. Worshiping God is really a good in our life. Amen. Worthy is the love. Hallelujah. Worthy talaga ang Panginoon sa buhay natin. Thank you for the cross. Bukman, usang tasan. Bukman ko nag-practice kay kining trabaho ta per me. Talagsan ako makapractice mga kapatid. Thank you.
Thank you, Lord. Yes, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Lord Jesus. The darling of heaven is crucified. Amen. For our sin. Amen. Sige, tuloy tayo sa si Emma. Tuloy lang po. Sige po. Salamat sa Panginoon at maraming salamat Ate Elsa, Ate Faye. Thank you, Elsa. Na napakabuti ng Panginoon, napakaganda ng ating Christian worship. Tunay nga na sinabi Darling of Heaven was crucified for our sin. Na bumaba ang ating Panginoon para sa ating mga kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napapanahon po na tunay nga na sa bagong taon na ito ay unahin natin ang Panginoon na patuloy tayo na ang ating uunahin ay ang ating Panginoon. Maraming pagkakataon na pwedeng sumingit ang kaaway na ito is 2000, pangatlong taon na, magtatatlong taon na tayo, 2000, nag-umpisa ng 2019, late 2019,
2020, 2021, and now 22. It's coming like, it's getting like 3 years na ang kaaway is tinatakot tayo lagi. At pabalik-balik ba? Pabalik-balik ang ginagawa ng kaaway to have fear. Pero sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Ang sinasabi ng Panginoon ay nasa atin siya. Kahit na anong mangyari sa atin ang ating Panginoon, at kapag tinanggap natin ang Panginoon, at kung sino pa po ang hindi tumatanggap sa ating Panginoon, this is the time na ang Panginoon ay nangungusap sa atin, na kumakatok sa ating mga puso, na papasukin natin siya para maging officially nasasabihin natin, declare in our mouth that He is Lord, ay siya po ay tatanggapin tayo bilang mga anak niya. Sabi nga sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Amen. Siya po ay mapagmahal na Diyos. Kung iniisip niyo na nandun siya sa langit at nakatingin siya at para i-judge kayo, hindi po ganun ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Kaya nga po, binigay siya ng ating Amang nasa langit para maging katubusan ng ating kasalanan. The Father and the Son is a loving God. The Holy Spirit is with us. Na nandito siya at minamahal at kinukomfort niya tayo. In times like this, na mayroon tayong mga problema, in times like this, na ang kaaway ay patuloy tayong tinatakot, the Holy Spirit is our comforter. Napakadakila ng ating Panginoon. Kung sino po sa oras na ito na talagang natatakot at talagang balitang-balita na kumakalat, nagla-lockdown, na daragdag ang quarantine, na hindi na makakauwi ng Pilipinas, ang masasabi po natin na mga taga-Alpha and Omega, God is a loving God. Hindi niya hahayaan na ikaw, kaibigan, kapatid, na magkaroon na mabuhay sa takot. Binigay niya ang bugtong niyang anak sa atin, ang Panginoong Jesus, para sa atin, at ang banal na Espiritu na nandito sa atin, na kasakasama natin. Ang banal na Espiritu ay persona. It is a person. Hindi lang natin siya nakikita, but He is a person. He is a person na kaya mong tawagan, na kaya mong sabihin, Panginoon, natatakot po ako, at siya ay paparoon sa iyo. He is everywhere. He is omnipotent, omnipresence, omniscient. Siya po yung omnipresence kahit saan ka, nandun siya. Amen. Omnipotent is magagawa niya ang lahat. Omniscient, He is all-knowing God. Alam niya kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Alam po niyang lahat. Ang hinihingi lamang po niya is i-allow natin siya sa puso natin na siya ang mauna. Sinabi nga po natin last before na tayo ay lumipat sa taon, sabi natin is seek ye first the kingdom of God. Paano nga po ba daw natin masisik ang ating Panginoon? Isa pong ways para magkaroon, sabi ng seeking the Lord, is spend time with Him. Spend time with Him. At ang karamihan po is, sa mga Kristiyano, is nagkakaroon po ng prayer and worship sa ating Panginoon. But most of us na mga nakakilala sa ating Panginoon is kakaunti lamang po yata ang gumagawa ng prayer and fasting. Kaya po ito yung tinutuloy-tuloy ko, na itong week na ito is kung tayo po ay magkaroon ng time sa ating Panginoon na magkaroon ng prayer and fasting, mas lalo po niyang mas lalo niyang isha-sharpen mo bilang Kristiyano. At ngayong unang taon po at unang buwan ng taon, naisin ng Panginoon na unahin natin siya. Kaya nga po dito sa Alpha and Omega ay magkakaroon po kami ng prayer and fasting sa mga susunod na linggo. At kami po ay ibinobroadcast namin ngayon na kung ano nga po ba ang prayer and fasting. Sinabi natin noon sa mga ilang araw nung Monday na ang prayer fasting is pag-abstinence
of food at inilalaan mo ang oras mo sa ating Panginoon by prayer and fasting. Hinihiwalay mo ang iyong flesh at pupunta ka sa espiritual na bagay. Kung ikaw po ay maglalan, at ang sinabi natin nung nakaraang mga talakayan natin, sino po ang ating modelo sa pagpe-pray and fasting? Ang ating Panginoon. Nung sa prayer is ang Panginoon pa rin. Sa fasting, ang Panginoon pa rin ang unang modelo natin na 40 days and 40 nights po siya na nag-ayuno nung mag-beginning po siya ng kanyang ministry. At doon nga po, nakita natin ang kapangyarihan ng paating Panginoon. Kaya ang sabi nga, kung gusto mo na magkaroon ng spiritual na kaugnayan sa ating Panginoon, na magdoon ka ng laan para sa pag-pray and fasting. At nung second day po, kung binabalikan ko lamang po ang ating topic para maalala po ng lahat, ano nga ba ang purpose and benefits of prayer and fasting? Sinabi po natin na magkakaroon tayo ng favor from the Lord. Ito yung healing. Magkakaroon ka ng healing. Magkakaroon ka ng restoration. Magkakaroon ka ng dependence to the Lord. Yun yung pinakamasarap eh. Yung mailipat mo yung sarili mo na mawala yung takot mo at magkaroon ka ng dependence sa ating Panginoon. Doon po, yun po yung sinasabi natin na nahihiwalay tayo sa flesh. Kasi ang flesh, mag-worry ka. Magkakaroon ka ng takot. Pero kapag nag-depend ka sa ating Panginoon, nandun po yung faith. Habang tayo po ay nagpe-pray and fasting, is nagkakaroon po tayo ng more on faith, more on. Nagkakaroon po tayo ng ang ating spiritual na buhay ay lalo pang mag-grow and mag-grow and mag-grow. Sabi nga doon sa ang mag, yun po yung ating mga na binabalikan na pinapaalala ko lang sa inyo kung ano yung naging topic natin. At pagdating naman po sa prayer and fasting, sabi nga may iba't ibang ways para na nakalagay sa Bible. Nung una sabi natin one day fast, merong one day fast. Merong katulad ni Esther, 3-day fast, no water, no food. Pagdating naman po sa kay Daniel, there is a 21 days fast, a partial fast, but 21 days. Pagdating naman po kay Moises, kay Elijah, sa Panginoong Jesus, there is a 41 days. But sabi nga, it is you, ikaw at ang Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ang makakaalam kung ano ang nababagay sa iyo kung paano ka mag-fast. Ikaw at ang Panginoon, maririnig mo dahil ikaw ang nakakaalam at ang Panginoon kung kayo'y nag-uusap ng ating Panginoon. At masasabi niya sa iyo kung ano at mahihingi mo ang wisdom sa ating Panginoon. Hindi po sinabi na kapag mas matagal, mas spiritual ka. It is in your heart. It is in your heart. You're giving time to the Lord. You're honoring the Lord. You're seeking with the Lord. Ang pagpe-pray and fast po, hindi ito yung merit na sa pamamagitan ng prayer and fast is mawawala yung kasalanan mo. Hindi po ito yun kasi ang blood ni Jesus ang naging ating mediator. Kumbaga ito yung nag-wash ng ating sin. It's not kung prayer and fasting ang pagbabasihan, hindi po ito yung makakatanggal ng iyong kasalanan, kundi ang paghingi ng tawad sa ating Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Yun po tayo mawawalan ng kasalanan at talagang ang papatawarin tayo ng Panginoon ay hindi po ang prayer and fasting. Sabi doon na yung mga mga do and don't natin na hindi gagawin sa iniisip natin sa prayer and fasting. Hindi rin po ito yung diet nyo. Kailan sabi, pag nag-prayer and fasting ako, papayat ako. Kung ito po yung mga ways ninyo, hindi tayo nagkakaroon ng tamang pag-prayer and fast. At dito naman po tayo, dahil na topic na po natin ng mga yon, at kung mabalikan nyo po sa aking mga talakayan noong nakaraang araw, at ito po ang topic natin ngayon.
ang prayer and fasting po is madadala tayo sa humbleness. Sabi ng Panginoon is when you pray, sabi niya, when you pray, pray not like a hypocrite. And when you fast, mababasa po natin yan sa Matthew 6:5-6, Brother Bong, kung mailalabas mo sa ating ating talakayan, na sabi niya, okay. Matthew 6:5-6. Okay. Mm-hmm. Okay, ito 'yung pagkasabi, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Amen. Amen and amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Nung una sinabi niya, kung kayo'y mananalangin, huwag kayong maging katulad ng ganito. It is a negative. But pagdating dun sa 6, sinabi niya, ngunit binigyan niya ng positive. Kumbaga, ngunit sabi niya, sa halip, manalangin kayo na pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang mga pinto. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpe-prayer and fasting, hindi mo na kailangan ipagsabi sa lahat. Hindi mo na kailangan na makita pa ng iba. Ikaw at ang Panginoon lagi hindi na kailangan na buong mundo is makita ng lahat dahil sabi niya natanggap na nila ang kanilang reward. Natanggap na nila dahil nasabi na nila sa ibang tao na sila ay nagpe-prayer and fasting. Mas bagkus, sabi ng Panginoon, is doon daw tayo sa room natin kung tayo ay magpe-pray. Pagdating naman dito sa Matthew 6, Brother Bong, 16-18, sabi niya, when you fast. Matthew 6:16-18? Apo. Okay, ito yung pagkasabi. Sa 16, kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao sapagkat sinasadya nila hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 17, sa halip kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. 18, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo maliban sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay gantimpala sa inyo. Amen and amen. Amen and amen. So, nakita po natin sa Matthew 5 and 6, mayroong negative. Sinabi ng Panginoon na huwag tayong tumulad sa mga hypocrite. Tapos pagdating sa Matthew 16 din, sinabi niya, kung kayo magpa-fast, huwag din kayong makita na talagang parang kawawang-kawawa kayo dahil kayo nagpa-fast. So, sa halip, sabi niya, itayo niyo yung sarili niyo na tayo lang, ang Panginoon at ikaw ang nakakaalam. So, napakabuti ng ating Panginoon na binibigyan niya tayo kung paano magkaroon ng ways na talagang maging effective at totoo sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Siya ay parang magulang natin na itinutuwid kung anong dapat at hindi dapat. Talagang ang Panginoon is, sinabi nga dito na, sabi ng Panginoon, when you seek me, seek the Lord with all your heart. Sabi niya, sa puso daw natin, hindi na kailangan na sabihin pa natin sa lahat, ngunit tayo at ang Panginoon ang dapat mag-usap. Kung gano'n ang gagawin natin is makikita ng Panginoon ang humbleness natin.
pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ang kagandahan po is tinuturuan tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mag-pray, kung paano tayo mag-fast. Dahil gusto niya is lalo tayong mapalapit sa Kanya. At hindi ang ego ang manguna sa atin. Ayaw niya na magkaroon tayo ng pride. Yung pride po is hindi po din maganda dahil ang mangyayari, ikaw na lang sa sarili mo ang gumagawa. Wala na ang banal na espiritu. Ikaw na lang at ikaw na lang ang magaling dahil yung sarili mo na lang ang sinusunod mo. Ngunit kung ikaw po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon na magpakumbaba tayo. Magpakumbaba tayo at tunay nga na kung tayo ay nagsiserve at nagwo-worship at nagsisik sa ating Panginoon, ang Panginoon ang dapat na maitaas at hindi ang ating sarili. Sabi niya dito, binigyan tayo ng mga ways kung paano magsik sa ating Panginoon. Sabi nga, sa seek ye first the kingdom of God, for all these things shall be added unto us. Kaya po itong month na to, hayaan po natin na mangusap ang ating Panginoon, na bigyan po natin siya ng isang bagay na tunay nga na ipapakita natin na inuuna ka namin Panginoon. Inuuna ka namin Panginoon. Alam niyo po napakahalaga ito sa ating Panginoon. Isa din po ang prayer and fasting na maipapakita natin na inuuna natin ang Panginoon. This coming month, itong month na to, January, unahin po natin at ibigay natin ang taon na ito at ang buong taon na ito ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. When we seek the Lord, when we seek the Lord first, when we seek Him first, ay tunay na pagpapalain ng Panginoon ang buong taon natin. Huwag po nating unahin ang worry. Katulad nito, nasa news na po lahat na pwedeng mag-lockdown, pwedeng maulit muli ang nakaraan na mga bagay. Ngunit when we seek the Lord, bibigyan niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng iba yung provision and favor from man. Magkakaroon po tayo ng favor sa ating Panginoon. Tapos sinabi dito sa Joel 2, Brother Bong, ito po yung crisis ng nation. Kung makikita po natin, ito po yung crisis ng nation. Sabi niya, ito yung tinawag niya ang ating mga leaders, ang mga sa Joel 2:15, Brother Bong, tapos lalagpas tayo sa Joel 28. After na mabasa mo Joel 2:15 hanggang 17 yata, Brother Bong, 17. Okay. I hope malinaw pa po tayo sa live natin, yung audio ko dyan. Ito yung pagkasabi, Joel 2:15, 16 hanggang 17. Alright. Hipan ninyo ang trompeta sa Sion upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. 16, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtitipon kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. 17, umiyak sa pagitan ng altar at ng balkonahe ng templo ang mga pari na naglilingkod sa Panginoon. At manalangin sila ng ganito, Panginoon, maawa po kayo sa mga mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila at sakupin ng ibang bansa na nagsasabing nasaan ang inyong Panginoon. Ito ang pagkasabi sa Joel 2:15 hanggang 17, sis Emma. Amen, amen. Sinabi niya, tipunin niyo, mag-ayuno kayo. This is a community. Kaya nga tayo dito sa Alpha and Omega ay sa lahat po ng mga viewers, kung mabibigyan po natin ng panahon ngayong January na ito na magtipon tayo, this is a call for the nation. Sabi nga ng Panginoon is magtipon-tipon tayo, magpray tayo, mag-ayuno tayo para sa nasyon natin, para sa ating mga kababayan, para sa lahat.
Ito po is nagtatawag na ang ating Panginoon na magpakumbaba tayo, na magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, when they do this, basahin mo sa 2:28, Brother Bong, kung ano ang nangyari sa kanila. After na nag-ayuno sila, nagkaisa sila as a community, sabi niya, tawagin mo yung mga ikakasal, mga groom, yung mga bata, matanda, mga leaders. Ang una niyang sinabi, leaders. Sinabi niya doon, sabi niya, na mag-ayuno. At pagdating sa Joel 22:28, anong nangyari, Brother Bong? Okay, ito pagkasabi sa 28. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng kanilang mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ituloy mo pa, Brother Bong, sa 29. Okay, sa 29. Pagkasabi naman dito sa 29, sa mga araw na iyon, ibibigay ko rin ang aking Espiritu sa mga utusang lalaki at babae. Amen, amen, amen. So, ito ang nagagawa ng prayer and fasting. When we pray and fast, the Lord will meet us there. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na yung spiritual na bagay na yung mga problema, yung mga sakit at karamdaman ay magkakaroon ng healing. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya tumatawag ang Panginoon sa ating lahat na magpakumbaba tayo. Kung sinasabi pa niya dito sa 2 Chronicles 2:7-14, kung makikita mo dyan, Brother Bong, kung ano ang pwedeng mangyari sa atin when we pray and fast, when we seek the Lord with all our heart, when we seek first the Lord, ito yung mangyayari sa buong bansa natin. 2 Chronicles 7:14, Brother Bong. Okay. 2 Chronicles 7:14. Okay, ito yung pagkasabi, sasalin po natin dito sa 14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin at dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ang kanilang lupain. Amen. Amen and amen. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humble yourself to the Lord. Humble yourself. When we pray, when we fast, we have to humble ourselves. We have to humble and ask forgiveness. Ask, sabi niya, confess whatever our sin. At ang gagawin ng Panginoon, He will heal our land and bless again our land. Kung ito nakakatakot sa atin ang mga pwedeng mangyari sa Pilipinas, pwedeng mangyari sa kinalalagyan natin. Isa lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Isa lang ang hinihingi. This is a call. Ito ay call na sa ating lahat. Ito dapat magkaroon na tayo ng awakening. Ito ay three years na nangyayari sa atin. When we seek the Lord and humble ourselves and ask forgiveness, the Lord see us. At tunay na magkakaroon ng katawaran ang ating land. Ibig sabihin, He will heal our land. He will heal our land. At pagpapalain niya muli ang ating bansa. Ang ninanasa lang ng ating Panginoon at ang pagpapakumbaba sa Kanya. Ang sign ng pagpapakumbaba is pray and fast sa ating Panginoon. Mag-fasting ka na talagang in-honor natin ang Panginoon. Nabigyan natin ang Panginoon ng honor sa ating mga sarili, sa ating soul, na tunay nga na isantabi natin. When we fast, isinasantabi mo ang pride mo at humihingi ka sa Panginoon ng humbleness na nagpapakumbaba ka sa Kanya. When we pray and fast sa ating Panginoon, isinasantabi mo ang soul mo
na ang soul is ang soul is may consistent yan, yung mind natin, yung feeling natin, yung will natin. Iisang tabi po natin yan. At tunay na yung humbleness natin sa ating Panginoon ay maipakita natin ito pong January na umpisahan natin ang taon ng tama. Umpisahan po natin na magkakaroon po na when we seek the Lord, there will be a protection in our family. Kung inihingi nyo po na protection na ng inyong family, ito na po yung tinatawag natin na ang Panginoon ang ating sandigan, ang Panginoon ang dinidependehan natin at wala ng iba. Hindi po natin kayang dependehan kung ano man ang nasa paligid natin. Hindi po na tayo kayang dependehan ng vaccine. Lahat po ay, sabi nga nung isang nurse na nakausap ko, lahat na ay pwedeng magka-COVID. Lahat na, kahit may vaccine o walang vaccine, it depends na nasa Panginoon na lang po ang ating awa. Ibig sabihin, kaya ito po sa Alpha and Omega, nananawagan po kami na unahin po natin ang Panginoon. Magkaroon po tayo ng pag-iisang tabi sa ating mga pride. Magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, paano magpakumbaba? Confess your sin. Sabi niya, when you confess your sin, hindi ka makakapagmalaki sa ating Panginoon. When we ask forgiveness, when we ask confession, there will be a humbleness in you. Makikita ng Panginoon kung ano man yung mga kasalanan natin o nagkasala tayo sa tao o mayroon man tayong mga kasalanan na matagal na nahihidden sa atin. Kung gusto mo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, this is the time. Bibigyan ko po kayo ng 3 minutes na alalahanin niyo po yung mga kasalanan nyo, yung mga natatago pa sa inyo na hinanakit sa iba, na nagkasala kayo, mga kasalanan ng iba na talagang iniisip ninyo na nagkasala siya sa akin, dapat siyang hindi patawarin. This is the time na ibaba po lahat natin yung pride natin. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. When we do the fasting, bago po tayo mag-decide kung magpa-fast po tayo, ano, i-ask muna natin yung forgiveness and confession sa ating Panginoon na tunay nga makita ng Panginoon ang pagpapakumbaba natin. At siya ay makikita niya tayo. Sabi nga, ulitin ko po, sa 1 John 1:9, when we ask forgiveness, God is faithful and just to forgive us. Siya po ay mapagpatawad na Diyos. Ang inaas lang man po niya ay mag-confess lang po tayo at makikita niya yung humbleness natin. Ito pong darating na mga linggo is mag-uumpisa po ng mga prayer and fasting. Lahat po is naka-prayer and fasting. Isa lamang po ang hinihingi ng ating Panginoon is yung humbleness natin sa ating mga puso. How we can have a humbleness sa ating puso is ask forgiveness kung ano man mga nagawa nating kasalanan. Kaya sa oras po ito, dadako po tayo at magpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. Nasa isip ninyo po, hindi ko po kayo kilala, hindi ko po alam kung anong katayuan ninyo, but God wants you to humble yourself. Kung saan ka man naroroon at kung mayroon ka mang natatagong galit, this is the time na magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Panginoon, patawad. Panginoon, nagpapatawad din ako sa mga nagawan ko ng kasalanan. Yan po ang binibigay na aral ng ating Panginoon at kayo na po ang mag-decide at ang Panginoon sa inyo kung ano pong gagawin yung fasting, kung paano po ninyo i-honor ang ating Panginoon this January na unahin po natin siya. Italaga pong ang Panginoon is siya ay faithful and just to forgive us at saka maririnig niya ang ating mga panalangin. Sige po, idadako ko po kayo sa maliit na panalangin. Tayo po ay yumuko. Bibigyan ko po kayo ng mga 2 to 3 minutes. Alalahanin niyo po. Mag yun laging sinasabi ni Sir Bong. Ano nga ba yun, Sir Bong? Reflection, reconciliation. Reflection sa ating mga sarili.
reflection sa ating mga sarili, kung ano po yung mga pwede niyong ipagpakumbaba sa ating Panginoon. At hihingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes to 3 minutes. We humble ourselves to the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kapatawaran, O God. Hallelujah, Lord. Lord, patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Hindi ko, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang mga nagawa namin kasalanan sa iyo, Panginoon, forgive us, O God. Panginoon, patawad, Panginoon, hallelujah. Lord, hindi ka namin, Panginoon, nasusunod. Hindi namin, Panginoon, sometimes, Panginoon, nasusunod ang aming mga sarili, O God. Ayaw mo, Panginoon, na hinihingi namin ito ng tawad, O God. Mas inuuna pa namin, Panginoon, ang maraming bagay, kundi, Panginoon, nisan tabi ka namin, Panginoon, patawad, Lord, patawad, O God. Ayaw, Panginoon, na humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, hinihingi po namin kung ano man, Panginoon, ang mga nagawa namin kasalanan. Hallelujah, Lord God. At ayaan mo, Panginoon, na itong taon na ito, magbigay namin ang the best sa'yo. The best na papuri. The best na time, Panginoon. A quiet time, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga nakikinig, O God. Ayaan mo, Panginoon, dinggin mo ang mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, sabi mo, Panginoon, if we confess our sin and we humble ourselves, there will be healing. There will be healing, Panginoon, ng aming bansa, O God, ng aming bansang Pilipinas, O God, when we humble ourselves. Lord, nilalapit mo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, inihingi ko po, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon, ang kasalanan, Panginoon, ng Pilipinas, O God. Lord, patawad, Panginoon, karamihan po sa amin, Panginoon. Nagkakaroon, Panginoon, kami ng idolatry, O God. Idolatry, Panginoon. Lord, forgive Philippines, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, ang idolatry, Panginoon,
nakamuhi-muhi sa iyo, Panginoon. Patawad, Panginoon. Patawad, Lord. Patawarin mo ang Pilipinas, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang Pilipinas ay i-heal mo, Panginoon. Kagaya ng sinasabi mo sa 2 Chronicles, Lord. We humble ourselves, we humble, Panginoon. At ikaw ay papatawarin mo ang bansa namin, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Kaya mo, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang Alpha and Omega, Panginoon, na tatawag, Panginoon, sa bawat isa na magkaisa, Panginoon. Magkaisa, Panginoon, sa pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, patuloy namin, Panginoon, isa sa himpapawid ang paghingi, Panginoon, sa iyo ng tawad at pagpapakumbaba hanggang sa makita mo kaming lahat, Panginoon. Makita mo, Panginoon, ang humbleness namin sa iyo. Lord, itong unang buwan ng taon, Panginoon, ng 2022, hayaan mo, Panginoon, ang mga nakikinig, Panginoon, sa Alpha and Omega ay lalo pang magkaroon ng growth spiritually. At hayaan mo, Panginoon, na magkaroon sila ng time, Panginoon, ng quiet time, ng perfect time, Panginoon, para sa iyo. Kung sila po, Panginoon, ay kinakausap mo para mag-fasting, Lord, samahan mo sila, bigyan mo sila ng kanila, Panginoong, strength, O God. At makasama namin sila, Panginoon, sa pagpapas. Lord, ikaw po, Panginoon, mag-reveal sa kanila kung ano po ang kanilang pagpapasting, O God. Kung ano po ang gagawin nila sa kanilang fasting. Lord, ikaw at ang mga nanonood lamang, Panginoon, na nakakaalam nito. Hayaan mo, Panginoon, pare-pareho kami, Panginoon, na mag-seek sa iyo, Panginoon. Mag-seek, Panginoon, sa iyo. And we thank you, Jesus. Protect our families, Panginoon. Protect our land, O God. Purabas, sitarababas, santayarabas. We thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Kung sino man, Panginoon, na may sakit at karamdaman, Lord, I pray, O God. Pagdanangin sila, Panginoon, sa kanilang sakit at karamdaman. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng breakthrough, Panginoon, ng lahat ng nakikinig. Financial, O God. Lord, bigyan mo sila ng breakthrough, O God. And even, Panginoon, sa lahat ng Kappa members, O God. Bigyan mo ng breakthrough, Panginoon. Nag-aantay po sila, Panginoon. But then, O God, nariyan ka, Panginoon. You do miracles, O God. Lord, nagdedepende kami sa iyo, O Diyos. Yes, thank you, Jesus. Lord, and even, Panginoon, sa nalalapit na halalan, Lord, kumilos ka, Panginoon. Yes, ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng mga tactics ng kaaway, O God. Lord, I cancel, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ang dapat na maging presidente ay yun ang mailuklok, O God, para sa Pilipinas. We humbly, O God, we humbly bow down to you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na nakikinig ka sa bawat isa. Nakikinig ka sa bawat isa. We thank you, Jesus, to you all the glory, to you all the praise. In Jesus' name, amen. Jesus, amen and amen. Salamat si Emma. Thank you po. See you again next week, mga viewers po natin. Advance happy weekend sa ating lahat. See you next week again, mga kapamilya. Salamat sa pagsama, Nanay Fe. Hindi pa talaga natulog. Kawawa naman. Nanay Elsa, salamat po. Okay, Elsa Melodin, Nanay Lydia. Putol ang signal. At least next week, okay na to. God willing. Thank you, Lord. Para kay Lord. Sige po, mga yes, thank bye you, bye. Nanay Fe. God bless. Yeah, God bless. Bye-bye. God bless, mami. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng Alpha and Omega Secret Meeting Group. Ito ang Alpha and Omega Radio Online, naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos. Alpha and Omega Radio Online, kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God, and woman of God. Alpha and Omega Radio Online. To know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag, Aulo also.
ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat.